sa ating pagsamba sa ating Panginoon Diyos na buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Okay. Habang tumatagal, umunti tayo. Pero okay lang po yan, no? At tayo naman ay naglilingkod po, no, sa ating Panginoon. Okay? At basta tayo, tuloy-tuloy lang po sa ating paglilingkod sa Lord. At may mga, minsan may mga bagay po talaga na hindi may iwasan, na kung saan ay may mga ginagawa. Okay, subalit ay sa ating paglilingkod sa Lord ay dapat tuloy-tuloy lamang po. Okay? So, tayo po ba ay masigla sa Lord? Amen! Dapat may masigla tayo, no? Sa ating Panginoon. Kaya yung ating aawitin po ngayon, dapat po ay masigla at lakasan natin yung ating mga boses po, no? Para sa ating Panginoon. Tayo lahat po ay tumayo at tayo po ay aawit po sa Lord. Far of Jesus, name let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. At pumikit, ay minanalangin ko sa Lord. Amang banal, kami po ay patuloy po na nagpupuri po sa inyo at kayo po ang siya naming patuloy na pinaglilingkuran po, Diyos, sapagkat kayo po ang Diyos na hindi po nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Kayo po ang Diyos na may-ari po ng aming mabuhay. Kayo po ang aming Creator, Lord God, sa aming mabuhay, Lord. Kayo po ang pinanggagalingan po ng lahat. Kaya, Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat at patuloy po na nagpupuri po sa inyo, Lord God. At tunay nga po na kayo pong Diyos na Espiritu at Katotohanan, kayo pong Diyos na buhay, na kung saan ay patuloy po na kumakalinga po sa aming mga buhay, Lord. Salamat po sa inyong mga pangako. Salamat din po, Diyos, sa mga biyat pagkapala na inyo pong ipinagkalob sa amin, O Lord God. Salamat po, Diyos, sa lahat-lahat ng mga bagay na pinagkalob niyo po, Panginoon. Salamat po sa dugtong buhay, sa kalusugan, kalakasan po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat hindi niyo po kami iniiwanan ni pinababayaan man, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa damit, sa pera, sa pagkain, sa negosyo, hanap buhay, lahat po nakabuhayan na pinagkaliyon po sa amin. Maraming pong salamat, O Lord God. At tunay nga po, Panginoon, na ang lahat po ito ay sa inyo ang karangalan at kaluwalhatian po, Diyos. At tunay nga po, Panginoon, sa umaga po ito, sa amin pong patuloy na pagsamba po sa inyo, O Diyos, nawa ay kami po inyong pangunahan at nawa pagpalaan niyo po nawa kami ng inyong pong mga salita. At patuloy niyo po nawa, O Diyos, kasangkapanin ang inyong bang lingkod na maibahagi, na may kaayusan, katagumpayan ang inyong po mga aral. At nawa, O Diyos, ang inyong mga aral po, Lord God, ay tumimo po sa aming mga puso. At ito po, Ama, ay amin po nawa ito mga isang pamumuhay sa araw-araw po naming buhay, Lord. At tulungan niyo po nawa kami na ang aming mga buhay, ang aming mga puso, ay mas lalo pong maging mapagpakumbaba sa iyong harapan, sapagkat ang sabi niyo po, Diyos, sa mga salita, Panginoon, kapag kami ay nagpakamataas sa inyo, kayo, kami po ay inyong ibababa, at kapag kami po ay nagpakababa sa inyo, kami po ay inyong itataas, Lord. Salamat po at nawa, Panginoon, sa amin pong pag-aralan ng iyong mga salita, patuloy niyo po nawa kaming turuan, ang banal ng Espiritu nawa ang siyang magturo sa amin, magpaalala sa amin, Panginoon, na ang inyong mga salita nawa, O Diyos, ay amin po itong maunawaan, maintindihan, at nawa, ihugit niyo po nawa ito, O Diyos, sa amin pong mga puso, sa aming mga isip, O Lord God,
At nawa ito po ay magamit namin, Panginoon, sa araw-araw po naming buhay, O Lord God. Salamat po na marami, O Lord God. Ganyan po, Panginoon, amin din po dinadalain po sa inyo, ang mga kapatid, na hindi po namin ngayon nakasama. Nawa patuloy mo silang iingatan, gabayan at proteksyonan, Panginoon. At nawa, Panginoong Diyos, patuloy niyo po nawa silang kilusin, Panginoon, na ang araw na ito ay araw po ng aming pagsamba po sa inyo, Lord. Salamat po at alam po namin, O Diyos, na batid niyo po ang kalagayan ng bawat isa, Panginoon. Kayo po ang siya nakakaalam po, Lord God. Ang malaga, O Lord, ay kaming lahat ay patuloy po na naglilingkod sa inyo, patuloy po na sumasamba po sa inyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, O Lord God. At gayon din po, Panginoon, nawa, bago po kami lumisan sa bahay panambahan po ito, ay punuin niyo po nawa ang mga puso ng kagalakan, ng kasiglahan. Punuin niyo po nawa kami, Panginoong Diyos, ng pag-asa, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. Salamat po, Diyos, at tunay nga po, Panginoon, na sa inyo lamang po ang lahat ng karangalan at kalatian. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Basahin po natin sa ating scripture reading, mga minamahal, ang aklat po ng Titus, no? Sa Titus po tayo, mga kapatid. Titus chapter 1, okay? Verse 1 up to verse 15. Titus chapter 1, verse 1 up to verse 15. Sorry to, verse 16. At sagutan po tayo sa pagbabasa po ng mga salita po ng Diyos. Okay? Sa King James Version po tayo, mga kapatid. Now verse 1, Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect and the acknowledging of the truth which is after godliness. But hath in due times manifested this word through preaching which is committed unto me according to the commandment of God our Savior. For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee. For a bishop must be blameless, as the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no lottery. Holding fast the faithful word, as he hath been told, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Whose mouths must be stopped, who severed whole houses, teaching things which they ought not, for filthy lovers' sake. One of themselves, even a prophet of their own, said that we should this witness is true. Wherefore, rebuke them sharply, that they may be sound in the faith. Unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience is defiled. Sabay-sabay po tayo sa verse 16. They profess that they know God, but in words they deny Him, being abominable and disobedient,
and unto every good work reprobate. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita, tayong aral ng mga salita po ng Diyos. Okay. At hindi ko po yung ating pakikinig na nawa ay tayo po ay hindi magambala, focus po tayo nawa sa mga salita po, no, ng ating Panginoon. Sapagkat alam po natin ang salita po ng Diyos, of course, mahalaga sa buhay po natin. At upang tayo po ay patuloy na matuto, no, sa mga aral po ng ating Panginoon. Alam po ba ang paglilingkod po ay hindi lamang po punta ka sa simbahan, sa pagsamba po, no? Ang paglilingkod kasama po yan yung pag-aaral. Amen po? Bakit? Kasi po, kung hindi tayo mag-aaral, eh hindi tayo lumalago. Walang paglago sa ating buhay espiritual. Okay? At ating pong pinag-aralan, of course, hindi po yung buhay ng tao, kundi ang Diyos, no? Ang salita po ng Diyos, yung ating pong pinag-aralan. Kaya nga po, ay kargado po tayo sa mga verses, mga salita po ng Diyos, sapagkat ito po talaga ang tunay na aral po, no? Ng ating Panginoon. Ngayon po ay alam ko ang iba sa atin, medyo meron pang kalituan kung bakit sa panahon natin ngayon, napakaraming mga reliyon o mga simbahan, no? At dakilang Diyos, maraming pong salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na amin pong napagnilinay ngayong umaga. Salamat po sa inyong mga katotohanan, O Lord God. At tunay nga po, Panginoon, na ang tunay po na church o tunay na iglesia, O Lord God, kayo po yung founder, kayo po ang builder, Lord, kayo ang owner, kayo ang planner, designer, Lord. At tunay nga po na mga katotohanan po ito, Panginoon, ay amin pong napatunayan sa inyo pong mga salita. Amin po nakita, Panginoon, ng aming mga mata na ang inyong katotohanan, Panginoong Diyos, ay hindi po nagmamalayo at patuloy po na nananahan sa puso po namin, Lord. Salamat po sapagkat kami po'y inyong pinapalakas, pinapatatag sa inyo pong mga salita na amin pong napagnilinayan. At nawa, Panginoon, gamitin mo kami sa inyong gawain po, Diyos, na amin pong may pahayag ang inyo pong mga salita. Aming ma-share, Panginoon. Aming sabihin ang mga katotohanan na amin po na pag-aralan, O Lord God, ng tunay na church, Panginoon. Merong tunay at totoo na leadership, doktrina, at pamumuhay, Lord. At nawa, Panginoon, ang mga bagay na ito ay inyo pong patuloy na itanim, isulat sa aming mga puso upang kami po ay hindi madaya ng mga reliyon, ng mga sekta, o ano ba mga grupo, Lord, na walang ibang layunin kundi sa kanilang sariling tiyan
At meron din po, Panginoon, ang kanilang mga dinudyos ay ang kanilang diyan. Gawa kami po'y inyong ilayo sa mga tao pong ito. Kami po'y inyong iligtas, Panginoon, sa mga maling aral, mga maling pamumuhay. Iligtas niyo po nawa kami sa mga gawa po ng kalaban o Diyos, na kami po nawa, Panginoon, ay patuloy po na tili na nakatayo sa inyong katwiran, sa inyo pong mga katotohanan ng salita doon. Salamat po na marami at nawa, Panginoon, kami pong lahat, patuloy niyo pong buklorin ng inyong pong pag-ibig, na kami po ay isang espiritu, isang pananampalataya, isang Panginoon na amin pong pinaglingkuran. Salamat po Diyos at ganyan po Panginoon. Kaunahan niyo rin po ang bawat kapatid na narito. Nawa, patuloy mo kaming pagpalain sa araw-araw po namin buhay, Lord. Sa mga pagsubukan sa aming mga buhay na aming po naranasan, Panginoon. Nawa kami po inyong katatagin, Lord. Napatuloy po nawa kaming nakatayo, Panginoon, sa inyong po mga salita, sa inyong mga pangako, sa inyong mga kautusan, Panginoong Diyos, upang kami po ay hindi magbuwal, hindi mawala, hindi babagsak, Panginoon, sa paglilingkod po sa inyo. Nawa, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga kapatid, Panginoon, kasama po ng mga kapatid na hindi namin yan nakasama, ay patuloy po kaming pagpalain, patuloy mo kaming turuan sa lahat aspeto po ng aming mga buhay, sa aming mga hanap buhay, negosyo, kabuhayan, Lord. Nawa, inyo po itong pagpalain po, Diyos. Salamat po at gayon din po, Panginoon, dadalain po namin sa inyo ang mga bahala namin sa buhay sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako. Patuloy mo na silang iingatan, Lord, gabayan at proteksyonan. Gayon din po sa mga kapatid na nag-virtual worship, patuloy nyo rin po nawa silang pagpalain po, Lord. Salamat po na marami, Lord. Nawa, patuloy mo kaming palaguin sa amin pong paglilingkod na ito, ng aming paglilingkod ay may kasimlahan, may katsagaan, kasipagan, kasigasigan, Lord, sa inyong harapan, Lord. Salamat po na marami, Lord, maging po sa aming mga kaloob. Nawa, patuloy niyo po itong basbasan, Lord, at batid niyo po, Panginoon, na may pangailangan sa inyong church. Kayo po nawa patuloy na mag-provide at pagpalaan niyo po nawa ang lahat ng mga kapatid na patuloy po na sumusuporta sa inyong gawain po, Lord. Patuloy niyo po pagpalaan ang kanilang mga negosyo, kalanganap buhay, Lord, kalang mga trabaho, at yun po sa mga kapatid na wala pa pong trabaho, nawa, pagkaloban niyo po nawa sila ng hanap buhay po, Diyos. Salamat po at tunay nga po maging sa inyong gawain sa lugar nito. Kayo po ang patuloy na magpalakas, magpasigla at magpalago. At nawa ay dagdagan niyo pa po ang inyong mga tupa sa inyong gawain sa lugar nito. Dagdagan niyo po nawa sa bilang, Panginoon, kami. At nawa, Panginoon, kayo po nawa ang siyang magturo sa amin. Kayo po nawa ang siyang magbigay sa amin ng katiyagaan, kasipagan, Lord, na maibahagi po ang inyong po mga salita. Salamat po, Lord God. At tunay nga po, Panginoon, maging po ang mga Bible studies, kahit po nawa ang siyang magpalago, magpatatag, Panginoon, at patuloy po nawa pangunahan ang bawat kapatid, Lord God. Salamat po. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen.
Amen. God bless you all. Awitin po natin mga kapatid. I love you with the love of the Lord.